Ayan, nakamute pala ako. So, yun. Hello, Papa Obet. Hello po, good afternoon. Good afternoon. First of all, congratulations for your new single, Ikaw Lang At Ako. Yeah, so, you. Can you share us the story behind this song? Ano yung inspiration mo, yung ginawa mo tong song na to? Actually, hindi naman siya masyadong ano sa akin eh. Parang it was given to me by ano by the Spotlights music session staff. So yun ang pinakanta nila sa akin. And paborito ko siya. Swerte lang ako na siya yung song na binigay sa akin dahil matagal ko nang gustong i-cover lang yung song na ito. So siguro I'm lucky na ito yung song na ipinakanta nila sa akin at perform. At ngayon, inadapt ng GMA Music at ginawang career single ko na. Ano yung masasabi natin na favorite line mo sa song na to? And can you share us a sample of it? Favorite line ko yung ano siguro yung chorus mismo. Yung dahil lang pag-ibig ko sa'yo. Dahil lang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Yun, yung line lang na yun, parang kahit kailan ikaw lamang ang mananatili sa puso ko. Andun yung loyalty ng ano ng song doon sa gusto niyang pagbigyan ng ano ng song mismo. Nice. For my second question naman, we all know that you're a radio DJ. And yung nga napaparinggan ko lagi yung ano mo, yung program mo sa Barangay L, especially pag Sunday, 'di ba? Yung mga throwback songs. So, wow. Kailan ka nahilig kumanta? And ano siguro yung masasabi mo ng mga favorite songs mo? Yes. Actually, ano eh, 8 years old pa lang ako. 6, 8, kumakanta na talaga ako. Kasi lumaki kami sa ano eh, lumaki kami doon sa probinsya na kapag umaga, prepare going to school, kakain, may radio na nakabukas. May mga may balita, may music. So ako ang ginagawa ko, yung mga radio announcer, ginagaya ko. And then yung mga songs na piniplay sa radio, kinakanta ko and then na-memorize ko. And then yun, kanta lang ako ng kanta lagi. So nasanay ka na ng nasanay na ako, parang na-discover siguro ng family ko na kumakanta ako. At yun, binili ako ng karaoke system. Binili ako ng mga minus one and then doon na nagsimula lahat. Hanggang sa sumali na ako sa mga singing competitions. Ayan. Ano ba yung masasabi mo ng mga favorite songs mo? Yung mga kinakanta mo dati? So, balladeer ako eh. More on love songs talaga, ballad. So sabihin ko ng mga 80s, 90s, mga ganun. 80s. And then I can sing naman yung mga songs din ngayon. Pero gusto, iba yung impact ng ano eh. Iba yung impact ng mga 90s songs eh. Mga love songs talagang kukurutin yung puso mo. Siguro mga Martin Rivera, mga ganyan, mga standard OPM male or foreign male songs. Yan. And for second to the last question ko naman, since as a singer naman, sino pa yung gusto mong makakollaborate in the future mo? Sino sa mga kapuso artists natin na gusto mong maka-duet or makasama mo kung sakaling mag-record ka ulit ng panibagong songs mo or even maka-perform mo? Siguro sila Hannah Presilias, ayan, Miss Lani Misalucha, wow. Christian Bautista, ayan, kung sino yung lagi nating ano napapanood at nasa spotlight, siguro sila yung gusto kong ano maka-duet. Nice. And for my last question naman, since as a singer and also as a DJ, sino yung mga ina-idolize mo na mga singer, maybe international and local din? And yung sino yung nilulook up mo in the future then. Actually, ako nag-umpisa talaga ako ano eh na nagkaroon talaga ako ng yung matatawag natin na uy idol ko si ano si ganito. Yung talagang na-hook talaga ako sa kanya is Dingdong Avanzado when I was ano in grade 6, that's 1997. Yeah. Nung nag-release siya ng song niya na Wish I Could. And then namili ako ng cassette tape and then yung song na yun yung pine-perform ko sa ano sa school. Yun yung kinakanta ko. So kompleto ako ng ano, kompleto ako ng album niya, mga cassette tapes niya kompleto ako. So yeah, Martin Rivera, Gary V, John Gibbs, ayan, kompleto rin ako ng mga songs niya. Kaya thankful din ako sa career single ko
na ikaw lang at ako dahil siya yung sumulat noon. And si Ding Dong. Si ano, si Jano, si Jano mismo. Si Jano. So pinarinig ko sa kanya yun, nag-ano ako, parang minention ko siya and then okay naman sa kanya. Pumalakpak siya. Yeah. And one last na lang, follow up lang, can you share naman na sample sa mga kinanta nila na pinakagusto mo sa mga binanggit mo sa mga singers? Ding Dong, Ding Dong kasi, yung kay Ding Dong kasi, yung Wish I Could, noong 90s yan, Infinity Music yan. So hindi hindi ko alam, nito lang nalaman na Infinity Music pala is GMA Music now. Wow. Yun, kaya sabi ko, parang yung mga pinapakinggan ko dati, pinuntahan ko ngayon. Like Campus Radio na pinapakinggan ko dati, napuntahan ko. LS and then and then yung Wish I Could na paboritong-paborito ko and the whole album, eh, GMA Music pala. So yung Wish I Could yung pinaka-favorite song ko talaga. Yan, sample na lang sa. Wish I could hold you in my arms, keep you safe and keep you warm, but now all I can do is hope and long for you. You're in my mind every night and day, wishing you're part of me in every way, 'cause all I've wanted to do was to always be there for you. Wish that I could tell you just how much I love you. Yeah. Wow. Thank you, Papa Obet, and congratulations. Thank you, Rocky. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Rocky, from TV Series Crave. And now moving on to Soundcheck Manila. With, Soundcheck Manila. Jamie Ortega. Jamie. Hi. Hello, can you hear me? Hello. Yes, yes. Loud and clear. Hi, thank you. Oh, naka-spotlight talaga ako. Ayun. So anyways, my question would be, kasi you've been a DJ for quite some time. Was it hard transitioning from someone interviewing na ikaw naman yung interview? Parang, oh wait, parang nakaka-conscious ba? Parang ganun. And my second question would be, what do you learn from being like a DJ na madadala mo ngayon dito sa new career mo? Anong mga insights or mga lessons? Okay, so from your first question, it's just like the same. Kasi when we're talking, pareho lang din eh. Batuhan ng questions, nag-uusap, and nag-e-enjoy ako na may nagtatanong sa akin at nag-e-enjoy din ako na nagtatanong ako sa mga tao. So para sa akin, nasanay na ako for sa haba ng panahon siguro, years, normal na sa akin. So, ganun. Pareho lang. Tapos yung second question is, what mga parang insights or learnings parang can you bring to this new like career venture of yours and being a singer? Like, mga stuff na you learned as a DJ na you think your siguro attitude or mga qualities? Yeah. Actually, maraming advantages na pwede kong madala ngayon sa pagkanta from being a radio DJ. So hanggang ngayon naman, siguro yung kung ano ang gusto ng masa, ano ang gusto ng tao, anong gusto nilang pakinggan ngayon. So siguro kailangan kong i-adapt 'yon, kailangan kong bagayan 'yon. So kung ako mahilig ako sa mga 80s music and 90s music, so syempre hindi ko pwedeng alisin 'yon. Kailangan ko lang i-level up 'yon, i-improve, 'di ba? And then siguro as a DJ, alam ko yung songs na pumapatok ngayon. And then tinatanong ko sila, bakit gusto mo 'yan? Ayoko niyan, 'di ba? Parang hindi okay sa akin yung song na 'yan. Pero sa mga millennials, okay sa kanila. So ganun pala yung genre or yung tunog ng music na gusto ng mga millennials. So yun, so pwede ko siyang dalhin sa pagkanta ko, na pwede kong i-level up yung genre ko ng pagkanta. Pwede kong pagayan or ibagayan yung mga millennials. So, gagawa ka na ng K-pop album, joke. Pwede, why not, diba? Why not, diba? P-pop, you know, diba? So, as a DJ ba, and like you're a singer now, how do you take care of your voice? Kasi kailangan on-air, maganda boss mo. Tapos pagkanta mo, iba naman yan. So, nakaka-stress ba? Di ka nagsasalita sa morning, ganyan, pagising mo. Huwag niyo akong kausapin, mga ganun. Hindi, wala naman akong ginagawa eh. Kasi, naniniwala kasi ako na kapag ang talent mo ay inborn, or inborn talent,
hindi mo na kailangan yung mga ganyan. Siguro yung very common na lang na wag kang iinom ng malamig kasi nakakaano talaga ng voice yun, nakakatigas talaga ng boses. May time na kapag uminom pa ng malamig hindi ka makakapag-falseto, 'di ba? Parang ang hirap kumanta. Ganun, pag baka sipunin ka, yun yung mga kinakatakot namin. Baka sipunin kami at magbara yung ilong namin, magiging ngongho kami, magiging, di ba? So, mag-iiba yung sound namin sa radio, so mag-iiba yung sound namin sa pagkanta. Siguro yun lang iniiwasan namin, yung sobrang lamig. Pero wala kaming ginagamit or kinakain or na-maintain just to have a good voice. So talaga dream mo talaga na magkaroon ng album. I mean, or magkaroon na like ever since. So paano naging parang pero dream mo rin maging DJ or mas nauna pa yung singing tas parang bigla na lang DJ? Actually doon nga pumapasok yun eh nung bata ako eh. Ano, oh, like elementary or kinder, elementary. Mm-hmm. Every morning talaga bukas si radio. May announcer, and then may balita, may music. Hanggat sa magka 10 years old na ako, 8-10 years old, hindi ako nakakatulog nang walang radio. Kailangan may nakabukas na radio. So, yun, parang so, they were both childhood dreams. At saka na-discover ko rin na gusto ko maging DJ kasi may friend ako na technician, and then gumagawa siya ng mga stuff, mga electronic devices. Diba na? And then may pagkakataon na naiwan yung microphone yung ginagawa niya, and then may speaker. Nag-DJ ako doon. Ayun. So sabi niya, bakit hindi ko daw subukan? Ayun, when I graduated from high school, 2002, nagkaroon ng community radio doon sa amin. Hindi ko na pinalagpas yung chance na pumasok sa radio. So apply ako. Ayaw pa akong tanggapin kasi nga 17 years old pa lang ako noon. So binigyan lang nila ako ng kondisyon. So ang kondisyon ng station manager, sige, ipapasok kita, partneran mo yung anak ko sa Santa Cruzan. Hey, wow. Yun, so that's why doon na nag-umpisa 2002 up to now. Yeah. Thank you and congratulations. Thank you, Jamie. And now moving on to Amazing Jing for Life with the Jing Javier. Jing. Hi. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations. Thank you. For your EP. So, kasi during one of your interviews, may na-mention ka na about K-pop. And yes, then yes, bilang yes. Isang poster, singer, tapos DJ, of course. Mm-hmm. Paano ka nga ba na-inspire ng ating K-pop culture? Okay. And have you also some songs ba because of mm-hmm. that inspiration na nabanggit mo? Mm-hmm. Actually po, natanong na ako dyan before sa question na yan. So, paano nakaka-apekto itong K-pop na to sa atin ngayon? Siguro, para sa akin, malaking impluensya sa mga Pilipino itong K-pop. Kasi andun yung sa K-pop kasi naniniwala ako na andun yung disiplina yung disiplina nila para maging successful. And isa sa mga example na yan yung P-pop natin na SB19 na inadopt nila yung disiplina na yon. So hindi ko naman sinasabi na mahina ang OPM, napakalakas po ng OPM ngayon. Sobrang lakas ng OPM ngayon at napakaganda ng OPM. What if kung dadalhin pa natin yung sobrang disiplina sa sarili na kailangan mong pumasok ng maaga, kailangan mong bawal ang cellphone, ganyan. Kailangan mag-rehearse on time, kailangan mong dumating on time. Siguro kung ma-adapt pa natin yung discipline na yon, siguro mas magiging successful pa tayo masyado at more than K-pop pa siguro. Sa tingin mo may possibility rin na makagawa ka ng isang kanta na yun na parang may pagka K-pop? Yes. Kaya ko naman. Kasi may mga nagpapagawa rin sa akin ng songs na tinatanong ko sila anong type of music ang gusto mo. Minsan sinasabi nila yung pa-tweetums kasi 16 years old pa lang yung kakanta, 18 pa lang.
meron nagpagawa sa akin, novelty, gusto niya yung mala Totoy Bibo, mga ganun, mga jingle, ganyan, or minsan may nagpapagawa, mga disco songs. Kaya ko naman kung anong gusto nilang genre, magagawa naman natin. Looking forward kami dyan, ha? Tsaka, yes po. Yes. Ayan, talagang senior ka na, full-fledged singer. Halimbawa dumating sa time na you have to choose between a DJ and a singer, ano ba sa tingin mo maging decision mo? Siguro, may sagot na po ako dyan. Hindi ko iiwanan yung radyo, siguro talaga. Kasi naniniwala ako yun yung naging stepping stone ko, yung radio. So siguro kung wala yung... yes, kung wala yung radyo siguro, wala rin ako dito ngayon. Di ba? At so yun yung maituturing ko na stepping stone kung bakit ako din nala rito sa pagkanta. Parang hard work in the making na namuhunan ako dati, tapos ito na ngayon, tumutubo na ako. Ganyan. So, doon pa rin ako sa radio pa rin. Yes, tama nga naman. Yes. Congratulations. Alay, Papa Obet. Thank you po, Miss Jing. Looking forward. Thank you, Jing. And next, we have from Kuwento ni Toto, Marco Polo Demo. Marco. Hi, Sir Elmo. Yes, go ahead, Mo. And ito na sa PI po ngayon, no? Sir Elmo. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes. So my question is, since this pandemic, nagkaroon ba ng ano tayo na mga weirdest na mga request during your pag-DJ? What? During the pandemic? During this pandemic, nagkaroon ba ng weird na mga request kayo in the show mo? Wala naman. Siguro dumami lang. Sobrang dumami yung listeners. Dumami yung viewers during the pandemic. Kasi nga, yung mga tao nasa bahay, di ba? They stay at home. Tapos, ala silang ginagawa. Nagbabrowse lang sila ng internet. Nakikinig ng radyo. Ayan, siguro ang napansin ko lang that time. So, hanggang ngayon, dumami yung listeners ng Barangay LS. Dumami yung listeners ng programa ko at dumami yung viewers pag nagpe-Facebook live ako. Yun lang yung napansin ko. Pero yung mga requests, ala, yun pa rin. Siguro, nagre-request yung mga tao, mga love songs, kasi emotional yung mga tao eh. Yung parang malayo sa isa't isa, so yun yung nare-request nila, mga love songs. More on love songs. Nagkaroon ba ng time na may nag-request ay na kantahin mo yung isang song during the air? Marami. Actually, hindi request. Program ko talaga sa radio. Ito, every Saturday to, nung wala pang pandemic. So, nung nagka-pandemic, doon lang na-stop. Kasi kailangan naming umuwi ng maaga. So, that time is 9 to 12, Barangay Love Songs. Ang ginagawa ko, iniimbitahan ko yung mga listeners, yung mga viewers na mag-share ng love notes nila, and then yung mga dedicated songs nila sa mga mahal nila sa buhay, and then yung song na yon na gusto niyang patugtugin para sa girlfriend, boyfriend, asawa, or kahit kanino pa man, hindi ko piniplay yon, hindi ko pinapatugtog sa radyo, kinakanta ko yun ng live. So may library ako ng mga minus one na pinrovide, and then kinakanta ko ng live sa radyo yon. Siguro the whole program, like 3 hours, nakaka 5 songs ako sa buong programa every Saturday yon, 9 to 12. Okay, thank you, Papa Obet. Thank you Marco. Thank you. Oh, ingat ka dyan, mukhang may sunog yata. Ayun, sa biyahe pala. Ayun, sige. O, ingat. Next, we have from bbaguas.com with Medellin Aguas. Medellin. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, ako. Question ko lang po.
yung nag-audition po ba or requirement po ba pagka naging isang radio DJ is singer din or maganda yung boses? Hindi naman siguro. Kahit naman sino pwedeng mag-radio eh. O pwedeng, as long as mabilis ang utak mo. Kasi yun ang pinaka main requirements eh. Kailangan hindi ka maging lutang everyday. Kailangan mabilis yung pick up mo. Kailangan updated ka sa mga current events, sa mga showbiz, sa mga memes na nangyayari sa atin, lalong-lalo na ngayon social media. Yun. So voice is not a requirement kasi meron nga diyan iba boses nasa radio, di ba? Meron nga diyan hindi naman nagtapos ng MASCOM, nasa radio. So wala, as long as passion mo, gusto mong mag-radio, maging broadcaster, maghanap ka ng radio na gusto mong pasukan, and then go for it. Pwede kang mapasok. And then yung dito pa, yung sa mga singles ninyo, meron pong 4 songs. Lahat po ba meron po kayong participation or sinulat nyo po or ano po yung parang contribution nyo dun sa 4 na songs? Yes, ito yung yung Christmas song na na-release ko 2017 pa. Ito ang title nito, Una Kong Pasko. So parang my first Christmas. Ginawa ko ito para sa mga OFWs natin na sa unang beses pupunta ng ibang bansa na malayo sa pamilya. Na unang beses magse-celebrate ng Christmas na malayo sa pamilya nila. So that's why I created that song para sa mga OFW. Yun yung una kong composition na Christmas song, yung Una Kong Pasko. Yung ibang songs po, meron din po ba sinulat niyo rin po ba or may contribution po kayo? Actually wala eh, bigay sa akin ng spotlight 'yun eh. Binigay sa akin ng spotlight na ito yung kakantahin ko. Na timing lang na tama lang na yung mga binigay nila sa akin is paborito ko, kinakanta ko, nasa standard ko. That's why thankful din ako na binigay nila sa akin yung song at madali ko nagawa dahil gusto ko. So far po ba marami na po ba kayong nagawang kanta na ipupagay yun sa inyo personal po, and then syempre alin po doon yung parang gustong-gusto ninyong kantahin? Siguro mga songs na nagawa ko hindi ko na mabilang eh. Iba nakatabi eh. Pero matatandaan ko pa naman pag nakita ko at kinanta ko. Siguro yung mas nagugustuhan ngayon ng mga tao yung theme song ng ng Barangay Love Songs eh. Yung kasi may yung program ko nga kanina na sinasabi niya kung saan kumakanta ako. Sabi ng boss ko, kailangan mo igawa ng theme song 'yan. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng theme song for that program at inspired ako nung gumawa ako ng kanta noon. Siguro 30 minutes ko lang ginawa yung isang buong kanta. Natapos ko kaagad yung kanta. Within 2 days na-arrange na namin at ginamit na namin sa program. Marami naghahanap ng song na 'yon. Pinplay 'yon every Saturday. So, yung mga tao hindi nila mahanap yung song. Hindi nila mahanap kasi hindi nila alam yung title ng song. Kasi iba yung ang title ng song is Song of Forever. So hindi naka-upload sa YouTube 'yun. So parang in-upload ko lang dito ko lang in-upload. So nung lumabas sa YouTube at naandoon na sinabi ko na sa YouTube na, ang daming reactions na ito yung matagal ko nang hinahanap. Parang forever ko nang hinahanap 'to. Ngayon nandito na pala, ganun. So siguro 'yun yung proud ako na nagawa kong kanta, yung Song of Forever. Sa tingin niyo po ba yun na po yung parang theme song nung status niyo ngayon or meron pa kayong kanta na nasa isip na parang magde-describe nung kung ano yung status niyo ngayon? Kasi sa mga composer, sa mga songwriter, hangga't sumusulat ka, tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung buhay mo eh. Kumbaga para kaming parang sinusulat namin yung buhay namin. Parang ito yung mangyayari sa akin, sulat ko yung kanta na to. Hindi pa tapos 'yan. May darating pa. So, sulat ulit kami. Ganon. So, siguro, lahat ng isulat namin is special para sa amin na mga songwriter. Kasi may pinaghugutan eh. May inspirasyon eh. So, lahat yun special. Thank you po and congrats po. Thank you. Ayun. Thank you, Madeline. Ito, may mga nagpapatanong, Papa Obet.
yung first natin, actually medyo na nasagot mo na yung iba, from Vince Bernardo and Josephine Tagudin of Philippine Concerts. Yung unang tanong, when did you realize that you can be a recording star? And given the chance, who do you want to collaborate with, local and international artists? Ayun. So siguro since when I was in kinder, ganun, or elementary, ganun. Kasi alam ko na kumakanta ako. So nanonood ako ng TV, may mga nagpo-promote ng songs, mga album nila. So sabi ko, sana balang araw ganyan din ako, mag-promote din ako. So ang ano na lang ngayon, ang malungkot na lang ngayon is wala na tayong gaanong CD ngayon na maipopromote, mahahawakan. So all digitals na. Ayun. So pinangarap ko siya. Walang singer na hindi nangarap na magkaroon ng sariling kanta or sariling album. So pinangarap ko siya. And sa mga collab naman, siguro Christian Bautista, ayan, Lani Misalucha, Hannah Priscillias, yung mga kapuso natin na alam niyo namang yung mga kumakanta sa All Out Sundays, ayan. Mm-hmm. Ito may medyo napapanahon na question ito. Is there any chance na pwede ka kumanta ng campaign jingle or may offer na ba? So sa mga maraming offer, maraming, sobrang dami. Siguro, kung bibilangin ko ngayon, nasa 8 na. Nasa 8 na. Saka sabi ko, kung tatanggapin ko to, siguro, ang dami kong pera. Diba? Kaya lang, hindi pwede. Hindi kami pwedeng tumanggap ng ganun. Hindi kami pwedeng mag-endorse, maging involve sa mga kandidato, kasi may pinirmahan kami sa RGMA, sa radio, sa media, na hindi kami pwedeng ma-involve sa anumang electoral campaign na ganyan. Mm-hmm. Kahit jingle na, hindi pwede, no? Hindi pwede. O saka masela ng jingle ngayon. Kung gagawa ka, dapat original, di ba? Correct. Mm-hmm. Siguro pwede ako mag-suggest sa iba na ganito gawin nyo, ganyan. Pero hindi ako pwedeng magtrabaho para sa kanila. Correct. Mm-hmm. Okay. From Jason Paor of MNL Online. You're very active on social media. What do you enjoy about connecting online, especially with your fans, supporters? Are there any aspects of you find challenging, if there's any? Yes, yung interactions with the followers. Kailangan mo maging active eh. Siguro at least once a week mag-live ka or maging active ka sa kanila para hindi kanila makalimutan. Diba? And aside from that, sa Facebook may earnings sa Facebook. May kita sa Facebook. So, napoprovide ko lahat ng gusto kong bilhin because of Facebook. Ayan. Mm-hmm. Aside from Facebook ba, may Kumu ka ba? May wala eh, only sa Facebook, yung Facebook lang talaga yung kinakarir ko eh. Kaya dumami ng ganyan yan eh. Kaya ito kakikreate ko lang ng YouTube ka-activate ko lang nung May ng YouTube. Sabi ko, transfer ako dito baka sakaling mag-earn din ako dito, di ba? Correct. Yeah. Ano daw ang challenging doon? Oo, sa mga aspetong yun. Paano challenging? Ano yung, like, are there any aspects you find challenging daw? Like, medyo nahirapan ka sa aspeto na yun na pag-online? Nawala. Okay. Oo. Can you hear me? Hello? Walang audio si Elmo. Okay, hello. Oo. Ayun. Can you hear me? Yes. Ayun. Yeah. Ayun. Ano daw yung challenging doon sa aspeto na yun? So, kung mag-online ka, may mga areas ba doon na parang na-challenge ka? Oo, sa pag-online mo? Kung meron sa online naman, na-challenge ako. Kasi hindi ako yung parang ma-vlog na tao eh, na nahihiya ako talagang humarap sa camera, magsalita sa camera. Ganyan, siguro kung magla-live ako, malayo, parang ganun, ayokong humarap,
Yun yung lagi ko iniisip na, ito na, magla-live na naman tayo. Gaano katagal ako magla-live? Ganyan. Siguro okay na sa akin yung 30 minutes na mag-live. At hindi ako yung ma-shoutout na tao. Kasi yung mga Pilipino, pag nakakita ng Facebook Live yan, shoutout na agad na sa isip niyan, di ba? Oh. So hindi ako yung ganun, hindi ako yung ma-shoutout na tao. Sa radyo ko kayo i-shoutout, pero hindi sa social media. Siguro, there are times na minimal lang, pero not all the time. I-try ko nga one time kung ma-shoutout mo ako. Sige, tignan natin. Ayun. From Rain D. Ocampo, as a DJ and then finally venturing out to recording, ano ang assessment mo sa OPM or music industry in the Philippines? Fertile ground pa ba rin ba ito for new talents or medyo mas challenging today? Ang second niya is, ano sa palagay mo ang mga qualities ng isang balladeer para mag-stand out at alin doon ang meron ka o na-master mo na? So those okay, two questions okay. From Rain. Doon sa first question, siguro para sa akin, masasabi ko ngayon, bumalik si OPM from 90s na sobrang lakas and then nag-down tayo ng early 2K. Kasi pansin ko yan kasi naging 2002 DJ na ako eh. So, bagsak tayo ng mga year 2000 eh. Kasi andun yung piracy eh. Andun yung mga binibentang mga cassettes and CDs sa baketa na ang hirap kontrolin. Bagsak tayo noon. So parang pumalo lang tayo nitong mga mag 2011 up to now. So doon tayo nakabalik. Sobrang lakas ng OPM ngayon at ang gagaling ng ng mga bata kasi sila na mismo gumagawa ng mga songs nila eh. 'Di ba? Sa kwarto na lang nila ginagawa. Meron silang gadget, yung mga gamit na bibili mo lang kung saan-saan. 'Di ba? Hindi katulad dati, kailangan mo pang pumunta mag-rent ng studio. Ngayon hindi, meron na silang sariling studio sa bahay. Gagawa, mag-a-arrange na sila ng kanta nila. Tapos poproduce na sila and then andiyan lang si Spotify, andiyan lang si YouTube, si iTunes. Pwede mo na release as yourself, 'di ba? 'Yun. So, para sa akin, ang yung competition ngayon sa OPM, napakahigpit. Sobrang dami ng magagaling. Sobrang dami ng creative na bata ngayon. Mm-hmm. Ano daw yung qualities ng isang balladeer na meron ka or na master mo? Balladeer siguro kailangan mong intindihin yung kinakanta mo. Kasi kung hindi mo alam yung kinakanta mo, hindi mo maipe-perform ng live yan. So, sing with your heart. Ganun lang. Totoo yun. Lagi sinasabi ng mga balladeer, sing with your heart. And then, dapat alam mo yung kinakanta mo. Kasi kung gusto mo lang yung tono, pero hindi mo alam yung laman, baliwala. So, kailangan alam mo lahat ng yung lyrics, alam mo yung ibig sabihin, para kanino ito. And then, you love the song. Gusto mo yung kanta. Mahirap kumanta ng hindi mo gusto. Mahirap papilitan.